Kabaryo, andito kami ngayon sa gitna ng Palayan. Punta kami dun sa ano, dun sa bahay ng kapatid namin at birthday nung pamangkin ko. So, dito yung daan, yung bahay namin doon. Doon sa may malaki. Tara, tara. Tara, let's go. Samahan niyo po kami mga kabaryo. Huwag niyong ipagdasal na malaglag kami sa pilapil ha. But yun. Ito, oh, malapit na siyang mahinog. Mga ano na. Siguro end of the month. Pwede na siyang anihin. Wow. Pag ano, pag mainit yung panahon. Ito. Hindi naman amin 'to. Nakikitaan lang kami. Ayun na, nauna na sila. As usual, nahuli na naman kami. Tara na, bilis na. Maputi ko sa part na yan, kaya kailangan yung lahat ng batang mabait. Kasi yung bata nga ako, nalaglag ako doon sa part ng yung headband ko, hindi ko na nakuha eh. Nalaglag sa putikan kasi sumubsob yung mga. Masyadong madulas. Oh, awalan dyan. Oh my. Yan, imagine niyo na lang po yung pumapasok kami sa school, ganyan ka ano, ganyan kaputik sa daan namin. Yan, tapos ganyan pa kami sa ano, kaliliit. So ganyan po yung aming pinagdaanan ng kanya nag-aaral na elementary. Kasi medyo malayo-layo kami ng konti sa sentro, kaya kailangan namin dumaan sa gitna ng Palayan sa Pilapil. Ganyan po ang nangyayari na experience namin. So, pero hindi ko ipagpapalit yung ano ha, yung naglalakad sa Pilapil araw-araw ko para lang makapasok sa school. Kasi it was a great experience. It was very memorable para sa akin. Kasi makikita mo na kahit madulas yung daan, kahit maputi, sige, go lang kami para makapag-aral. Medyo ako, malayo, halfway pa lang kami para makapunta sa school. So halfway pa lang po ito yung pupuntahan natin. So, gusto ko pong i-share sa inyo yung pinagdadaanan ng mga mag-aaral dito sa aming barrio, sa aming barangay. So ganito po ang daan. Though may ibang pwede pa namang daan, kaya lang hindi, medyo malayo. So, kung gusto mong makarating agad sa sentro, sa school, na hindi ka mali-late, dito ka na lang. So, hindi ko nga alam kung bakit ngayon hirap na akong maglalakad dito sa Pilapil. Samantalang dati, sinatakbo pa namin ito ng kapatid ko. Nakahabulan pa kami dito sa Pilapil na ito. May bit-bit pa yung bag. So, ngayon, hirap na siguro kasi ang laki-laki ko na. I'm gonna go first. Wait, you stay there. Stand up.
Ya. Ya. Ah, hirap oh, itu ya, Kiko. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Ayan na. Kain na tayo. Gutom na ako. Hi, salamat. Ito na kami. Ayan na yung bahay nila. After forever. Siguro mga ilang bundok pinawid namin. Literal. Literal na mga ano. Oh. First time niyang dumaan dyan na maglalakad. Eh, medyo nahirapan siya. O, tingnan mo. May mga tanim sila dito. Yes, may mga bulaklak. Doon meron din tayo doon sa taas. Kaya lang. Hindi ko pala nakita. See you later! Paano mo yung mga kabaryo? Wala daw akong regalo. Hindi ako pwedeng pumasok. Dito na lang tayo. Uwi na lang tayo. Uwi na kami. Let's go! Go. Ano, dahil hindi tayo pinapapasok doon sa loob, dito na lang tayo mag-tour. Ito. Yan, mga tanim nila, oh. Ito, hindi ko alam yung tawag. Nakalimutan ko, pero hindi siya yun. Yan, oh, po. Kahawid lang. Ito, yan, may rose. Ano pa? Ito. Ewan ko, i-research ko pa kung anong pangalan. Saladium, bagong tanim. Hay! Hay! Ito, orchids! Ito, may tanim kami dito, ang rambutan. Ito, palang! Ayun. Actually, yun. Ha! Negro! Yung na, nasa dulo ng tali na rambutan, baka kasi tumumbra. Ito. Ano nga ito? Uyaba, no? Star apple, bayaba. Actually, di ko pa kilala yung ibang, ano, pangalan ng ibang mga tanim. Hindi pa kami nagkakakilala. Hindi pa kami nag-meet. Wow, look at this. Orchid. Yun pa. Parang nasa wild lang. Marami pa din ito. Mami! Ito pa. Ay, may kamatis, oh. Mami! Kamatis. Oh, eto. Lettuce. Oh, yellow corn. Ito yung yellow corn. Yung kanina, ewan ko. Hindi ko alam. Pandan. Ayan. Oh, tinayo yung carpet at linis. Sarap mahiga, kaya lang basa eh. Next time na lang. Ito, may rose pa sila dito. Oh, may mga orchid pa. Mahiga. Kalamansi ata. Manay, kalamansi. 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 Pa! Hindi naman siya kalamansi. Mommy, where's my paw? Dalanghita. Hindi siya kalamansi. Ano siya? Dalanghita. Oo nga. Mamaya na lang kain daw muna kami. Naawa naman sa amin.
dito. Nakakuha na ako ng pagkain. Kaya lang, merong intriguing na sili dito. Iba-iba yung color. May puti. Oh, puti. Wow! Ito, oh, orange. May pula. Tingnan natin kung may yellow pa. Oh, eto nga, meron. Oh, tingnan niyo. Ito, oh. Ito, ito. Ito, oh. Oh, yellow, red. Wow. Galing. Ewan ko anong klaseng sili yan. Basta sili. For sure, maanghang din yan. Kain tayo ulit. Halian namin. Gulay na. Ginataan na. Papaya? Crumble. O, papaya na may sigarilyas. Yan, may tanglad. Oh. May tilapia. At, eto. Suman. At, eto pa, tingnan natin anong laman nito. Oh, tadang! Gelatin! Wow. Sarap. Diba? Madami-daming milk. Ano yung lasa nito? Mamaya kakain ako. Ano kayong laman nito? Yan. Oo, tingnan nyo. Masarap ito sigurado. And tadaan! O, diba makulay? Purple? Anong lasa? Mmm! Sarap! O, kain tayo. O. Happy birthday to you. Oh, your turn. Kurang pa lang ang nagkanta. Kurang pa lang. Pauwi na po kami mga kabaryo, kaya lang yan, inabot ng sobrang lakas ng ulan. Hindi naman pwedeng magpatigla kasi padilim na, mas mahihirapan kami maglakal dun sa tilapin kung madilim na. So, eto, pinilit yung mag-ano kasi yung mga kasama kaming bata at matanda. Samahan niyo po kami, let's go! Parang wala lang yung mga kabaryo, pero sobrang lakas talaga yung ilan. Ayun, maraming masyadong marami. Tsaka mahangin pa. Kaya kahit nakapayong kami, basang-basa pa yung mga damit namin. Basang-basa pa din kami. Kaya parang throwback nga din po ng after ng school namin. Usually pag rainy season, uuwi kami laging ganyan. Kaya
Sinus, wala naman kami kain kung ang ginagawa namin yung ano, diba yung plastic yung sa abono. Pero doon sa sako, meron din sa marine plastic yung sa loob. Yung ginalabhan ng nanay namin. Tapos yung parang ginagawa namin ito. Ano, yan ang aming panangga. Panangga lang sa ulan. Yung kanilang nakakatay na nakakaroon sa kanya. Shout out po doon sa mga naka-experience noon, mga kapaparyo. Yaman din lamang po na kalahatian pa lang tayo ng ating lakaran, ng ating hike, ng ating hike sa Palayan. Shout out po din po yung ating kapatid sa Japan, si Kuya Noah, and then yung kapatid natin doon sa Korea. So, yung mga brothers and sisters natin sa buong relo po sa inyong lahat. Pero in fairness, mga kapariwa, tuwang-tuwa yung anak ko na nagpapaulan siya. At naglalakad siya dun sa Ilapil. Kaya gustong-gusto ko din siya andito eh, para ma-experience na yung farm life, para matuto siya ng mga gawain, hindi yung pag nasa city kasi puro gadget, puro panood lang ng YouTube, saka hindi masyadong active. Pag nandito kami sa ano, farm, very active siya. So, hindi, very ano na nga po siya, energetic, grabe. Maghapon, kahit maghapon din, pagtatatak din din sa labas. Okay lang sa kanya, kaya ang kawayan. At bumalik na nga po si Kuya Kiko. Matatagal na sa amin, nandun sila sa unahan kami, andito pa. And thank you, Kuya Kiko. Ito yung mga nangyayari sa mga kagusto. Sa mga maki birthday. Food is life. Food is life daw. Yan, basta na kami maliligo kami mamaya pag uwi. We're halfway, mga kabaryo. Yan, malapit na tayong makarating sa bahay. Ginaw na ginaw na yun si Kuya Kiko. Kahit nga kami, ginaw na ito namin. Sobrang lamig kasi, may hangin-hangin pa kasi kasama yung ulan. Parang lumabag-dubag kita. So may nilalakaran po namin parang mini bangin. At least dito sa may tinatatayuan namin. Pero doon sa may una-unahan na yun, medyo mataas yun. So siguro mga 2 or 3 tao ang taas niya po. Ayan na! Ayan na yung kahoy. Ito may... Tamang-tama pagdating, oh. May pagkain, take out. So, ito po yung sinasabi ko na yung medyo mataas na part. Pero mas may mataas pa doon sa unahan pa. Kasi paakyat tayo, oh. Kaya dapat dahan-dahan lang yung paglalakad dito. Kasi pag nadulas ka doon sa baba ng... Kaya yung sinasabi ko na hindi pwede maglakad ng gabi na may mga kasamang bata at matanda. Kasi delikado nga dito sa part na ito. Nung bata po ako eh, yung manita ko nalagdag din sa bangin na yan. So, and since wala naman sa ibang manita, I had no choice. Kaya kinuha ko siya. So, as in... Bumaba talaga ako yung sa baka para makuha ko yung manita. Sobrang dami kami din pong mga napagdaan din sa paglalakad-lakad din sa Pilatil at mga kabahay. At I'm happy na i-share ko po sa inyo.
ayun na mga kabangay ng bahay yung may ilaw. Yun, dito malaki yung ulan. At humina na din yung ulan. Kanina parang bumabag yun eh. Yung sana dito maini ay maulan. Yung sana ako mainit yung kwarto na nabag. Diba? Ang liwanag. Dito ang dilim. Parang mukha ko lang yung madilim. Yan lang po. So, bali ito po yung may-ari ngayon. Pinapalayas na po si Lady Cimarron dahil magkuklorin na daw po. Mawalang galang na ho, pero hindi naman sa pinalalayas kayo. Ano? Pero, magsilayas kayo. Kahit papulis pa kami, hindi pa nalayas pa kami. Jeez,